Nakakatulong ba talaga ang mga face shields o pandagdag requirement lamang? Sabi po ng isang eksperto, mas nakakasama pa raw ang pagsusuot ng face shields. Kung bakit at paano, alamin sa report ni Maren Enriquez. Sa ngayon, voluntaryo na lang ang pagsusuot ng face shield sa mga lugar na nasa alert level 3 hanggang 1 tulad sa Metro Manila. Pero dahil sa banta ng Omicron variant, tinitignan daw ng pamahalaan kung dapat na ulit itong gawing mandatory, lalo na sa mga lugar na mas mataas ang quarantine restrictions. Pero kung ang isang eksperto sa wind engineering ang tatanungin, mas nakasasama pa nga ang paggamit ng face shield, lalo na sa mga pampublikong lugar. Sa simulation na ginawa ni UP Institute of Civil Engineering Professor Joshua Agar, pansinin ang taong nasa taas na may suot na face shield at ang nasa baba na walang face shield. Yung kulay asul, yan po ang lugar na maaaring manatili ang hangin na may dalang mas maliliit na COVID-19 droplets o aerosols. Kung walang face shield, mabilis na dumadaan at sa likod ng ulo sumisilong ang hangin. Pero kung may face shield, naihigop at naiipon ang aerosols sa bandang mukha na natatakpan ng face shield. Para mas maintindihan natin, meron tayong manikin dito na mayroong suot na face mask. At titingnan natin kung paano yung nature ng pagdaloy ng hangin kapag mayroong suot na face shield. Ang siste, tinutulak ng face shield ang hangin palayo pero may hangin pa rin naiiwan at napupunta sa pagitan ng face shield at ng mukha. Kahit na nasa well-ventilated tayong espasyo, dahil sa contraption na dala ng face shield, katumbas din po ito ng barrier, naiipon po ngayon yung airborne particles na dumapo po dito. And mapapansin niyo po, ano pa rin, nananatili pa rin siya over long periods of time instead na kumalat siya. So naiipon lang po siya dyan, naghahalo-halo sila, and chances are malalanggap niya po ito. At depende rin sa gamit na face mask kung malalanghap mo o hindi ang aerosol na mananatili sa loob ng face shield. Mabuti kung N95 o doble at mahigpit na face mask ang gamit. Kaya sabi ni Professor Agar, dapat daw sa mga hospital setting lang talaga ipatupad ang pagsusuot ng face shield. Lalo't hindi maiiwasan na may ilang pasyenteng hindi nagsusuot ng face mask tulad ng mga naka-intubate. Mensahe niya sa mga patuloy na nagpipilit ng sapilitang pagsusuot ng face shield. Siyensya po dapat ang manaig dito. And yung siyensya po, hindi lang po limited sa medical field. So kailangan holistic po yung approach. Dapat marami pong nagbibigay ng input. And given yung face shield po is a physical item, hindi po siya gamot. Therefore, physical yung intervention na dala niya. And ang nakakaintindi po ng physical interventions pong iyon ay mga physicists, engineers, saka yung iba pa. You know, the barrier itself. Paliwanag naman ni Philippine College of Physicians President Maricar Limpin, mainam pa rin additional protection ang face shield pag nasa indoors o loob ng establishmento kung saan hindi ganoon kaganda ang sirkulasyon ng hangin. You know, the barrier itself, instead na malalanghap mo siya, kunyari may face shield ka, tatama lang siya doon. Mismong World Health Organization na rin ang nagsabi na hindi kailangan ang face shield kahit pa may banta ng Omicron variant dahil hindi airborne ang COVID-19. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5.